alam mo yung ano eh, yung aggression ni save mo sa game, pero sa totoong buhay kalmado ka lang. Mm. And minsan mas nakakapag-isip ka nang sa ganung paraan eh. That's true. That's probably the way that this team this team likes to play, no? The itong Cignal Ultra more of Wala lang, may nakitang kumukha ni Rhea eh. Sino naisip mo pag nakatingin kay Rhea dito sa ganitong angle, no? Wala, sige. Wala naman. Hindi, baka mamaya mahanap natin. Baka mamaya mahanap natin. Pero si Iba DJ daw kamukha ni Tenorio. Totoo yun. Siya na mismo nagsabi nun eh. Siya na mismo. Galing na sa kanila mismo yan eh. So, anyway, we are here into first game for Cignal Ultra laban sa BSB. Let's go for a very, very early... Oh, ito. Siga agad si Imba DJ. Ayan, yan. So, it's Ana. Sorry. Medyo tumamay pa ako dun sa... Easy. Okay. Nagkabatuhan dito. Kapuan, matatakbo lang si Kapuan. Wala naman siyang... hindi naman siya masasaktan dyan in any way. But look at this. Two masks onto the side here of BSB. And alam nila si Baksha kasi dito will have a hard time in a way sa katapat niya. Ngayon kasi medyo hindi pa siya nako-contest, pero sabi din ng Cignal Ultra, let's go for a four-man invade. And Bensanity and the others, talagang kinukulit nila dito, pero Trevor onto the back lines. Tignan natin dito kung papaano nila susubukan agawin talaga tong side ng purple buff for Cignal Ultra, pero it's not looking great on their side as well. Nakaikot na din dito sila Wilson, while si Tsujin, no reaction, NR. Yep. Inaabuso ng BSB ngayon yung kawalan ng ultimate pa ni Imba DJ. Hindi pa siya talaga makakasali sa mga team fight just with the first and the second. Kaya alam nila na kaya nilang mangmama dun sa puntong yun. Kaya sila lumaban. Pero and successful naman. Si Tsujin dito, hindi din siya umalis eh. Kasi alam ni Tsujin na at this point, kailangan niya lang yung level 4 niya. Mm-hmm. And once sumating yung level 4 niya, lahat ng rotations, lahat ng reactions, magagawa niya na as long as mayroon siya ng ultimate. Yeah, as long as they don't die as well. Okay lang naman sa kanila. As long as they don't die right away, yung mga big carry na to, sa kanila, okay lang yan. So they are going to take their time. And for now, the gold will be equal. BSB, on the other hand, hindi pa din kasi level 3 dito si Ana. So mamaya din nila makikita yung capability ng team fight netong side nila. Cap 1 din with 2 assists. I think it's one of... Actually, yan yung isa sa mga best start for an Akai. And of course, kasi hindi lang sa Akai, same na din dun kay Baksha. Kasi they both got 2 assists on that one, in that engagement. And sila yung dalawa may mask. They have the mask. I'm not sure if dapat balance. Dapat talaga isa dun medyo lower. Eh, no? Pero for sure, maayos naman yan later. Pero I mean, mas lower naman dito yung kay Akai for certain. Kasi nakakuha na din ng minion wave. Etong si Baksha. Oh, tama yun. Diba? Tama so, yun. There is a division of economy naman na tinatawag for para gana agad yung mask, no? Heroes. It's a good thing for BSB. Na na-setup nila yung sarili nila, na-setup nila yung early game nila, na sila yung may upper hand dito, and they just have to hold on to that certain momentum na nakuha nila doon from winning that fight. Mm-hmm. And alam naman natin na malakas ang early game potential ng BSB. Totoo yan. There are just times na, alam mo yun, bigla sila nagkakaroon ng problema into converting it into a win. Kumbaga pang close out ng series yung nagiging problema nila. So, with this on their hands, they are more capable of ending or just closing out this game. Pero kasi yung Cignal Ultra dito, hindi to yung mga tipong taong nagmamadali. Oh yeah. Ito yung mga tipong taong nag-aantay ng perfect opportunity. And at times, if you cannot really pressure your enemy at sobrang aggressive mo, yung aggression mo, nagkakaroon ng problema eh. As long as cool, calm, and collected, yung side ng Cignal Ultra dito, I don't really think that BSB will get an easy win. They can get a win, but yeah, it's not going to be easy. And they will also just have a better time in controlling the lanes pag kalmado lang sila. Hindi sila pumapatol agad sa mga team fight. Hindi sila gumago whenever Cignal, whenever BSB wants them to go. So BSB is definitely going to be on the driver's seat here, I think, for the first few minutes of the game with their lineup. Na pang talagang pang maagahan naman talaga. Mm-hmm.
And this is going to be a fun one. Ladies and gentlemen, inaabangan lang natin dito yung mga level 4 ultimates. Yep. Netong ating mga players, and I think it's going to be a full-blown team fight for there from there on out. Hades dito, pag-usapan natin tong player na to. Alam mo, ito si Hades looking at his hero pool right now. Yung Ling niya, it only has one win and two losses. Three times. Medyo masakit yun. No? Medyo masakit yun. Pero kasi yung nagamit niya yung mga panahon na yun, medyo nag-a-adjust talaga sila. Yeah. The 10-man setup. On social media, people keep saying, you know, even though they lost in the recent series, sabi lang on social media that Hades was doing great. Oh. A lot of the players, hindi lang yung players, pati yung mga coaches, they keep saying that this guy is doing good. And at the same time, Rockheart, ibig sabihin, yung stats na to can be changed anytime. Kaya nilang ayusin to. Mm-hmm, for sure. It's not going to be, sabihin na lang natin, it's not going to be the truth. Kapag nakikita natin to, sabihin natin yung Kufra nila even has one win only. But still, they can change it for the better. Yun naman talaga yung nakikita natin dito. So, alam ko may website din tayo for all the stats. Mm-hmm. I think MPL-PH. And you can look at that para makita niyo yung stats na sinasabi namin for that. But, you know what? Sabi nga dito sa ating, yung mga pinag-usapan natin before this series, Ling is going to be a commodity sa series na to. Tingin ko din. So, I think both these teams really play the Ling very well. Like, as we said, Hades, not a good win rate, but definitely people can see the potential. Mm-hmm. Potential na itong taong to sa paglalaro ng Ling. Ang kailangan mo din kasi isipin dito, kung meron din one win dito yung side ni Hades, yung kay Drix din naman, meron din siyang one win and five losses on it. So, they were, kung mapapansin mo yung stats dito ng dalawang team, na binabasa ko sila ngayon, ito talaga yung mga teams na talaga nag-struggle for quite some time. Yep. And both of them naman eh. Both of them naman were really struggling. Pero nagkaroon tayo dito ng setup na ito yung game nila na para makapag-pull over talaga. And I really like their chances and I hope they show us a good game. Yep. So for me, I feel like that's what we're hoping for, right? We're just hoping for a good game for these guys. And we want these win rates to go up. You know? Oo naman. We want these win rates to go up. I mean, eto ah, sasabihin ko sa'yo, marami din silang mga heroes dito na at a 50% win rate or 66.67 win rate. Pero, you know what? It's going to be the Harriet, the Hilda, yung mga pocket picks talaga nila. And you have Yi Sun Shin, Valor dito for the side of BSB na ang taas ng win rate nila. It's one thing to sabihin na lang natin na to expect from their stats, but it's another thing na yung explosiveness ng mga teams. Mm-hmm. Diba? There is, hindi yun naman ang isang bagay na hindi mo masyadong mame-measure. Yung pagka-explosive ng isang team itself. The way that they will play with these heroes. Ang hirap na yung basahin lahat sa stats eh. I think from just the way they play and from the way that they interact with each other, dun mo siya makukuha. Yeah, and ito yung mapapansin nyo talaga dito sa team na to. Both of these teams have not really low, but pwede mo siyang sabihin na hindi sila gumagamit masyado ng ibang heroes just because loyalista sila sa kanilang mga strategy. Ganun ba yun? Loyal sila sa isang strategy na ginagawa nila. And they have fun with it. Yung Cignal Ultra, you would see them at times trying to experiment. Pero if it doesn't work for them, they go back. They go back to their roots. Mm-hmm. Yung identity nila into this series or the identity nila into playing the game. And they find success. They find success naman doon. For BSB, yun yung gusto ko sa kanila. Kahit anong nangyari dung mga first few weeks or first few matches nila, they stuck with their own identity. Yep, they are still keeping at it until now. Oh, and ang ginagawa nila doon, ang setup nila, natin andyan na, pero improve. Hindi tayo stagnant. Di yung experiment with a new one each and every week, no? Iba kasi yun eh, yung pag nag-experimento ko ng ibang picks every week eh. Hindi yung sila, ang ginagawa nila, pinapalawak nila yung strategy. And that's very interesting to know. It's very interesting to see. These are the things na hindi mo naman mapapansin talaga.
well, if you would see, you could, you know, really just notice these teams. Medyo nag-iinit sila eh. Tapos pinag-uusapan nila, pero ano bang gagawin natin dito? Wilson, sabi niya, Wilson, ikaw ah, yung lane mo ah. Talaga naman. Wilson, oh, kaya ko yan. Ano ba yan? Alam ba? Teka, tanggal ko muna yung ano ko. And it, alam mo dito, nag-ready na talaga sila. They're waiting to go at it. And Cignal Ultra dito, hindi na sila usually, hindi na sila nag-uusap eh. Ang ginagawa na lang nila dito, na-designate na nila yung rules nila. Yep. Ganito yung gagawin mo, ganito yung gagawin mo. Hintay na lang nila. Tapos, talaga. Tapos, nag-chill na lang sila. Nag-uusap na lang sila siguro unti-unti. But, wala na. Kumbaga, na-setup na yan. Hindi na natin babaguhin masyado. And, Gino daw yata eh. Comes the game, I think. I think they are. Everyone's getting ready to fight. Gigil na to. Ako, pag ako nag-post ng ganyan katagal, gigil din ako pagbalik eh. So, lalaban na to. And here we go, mga kaibigan. BSB versus Cignal Ultra. We did have a pause, but right now let's head back into the game. Trevor dito just rolling. And Bensanity dito. Ay, makikita niyo si Trevor dito na gumugulong-gulong. And yun yung tingin ko isang magandang bagay sa Baksha. Na para siyang si, di ba si Khaled, isa sa mga ways kung bakit or isa sa mga things kung bakit siya pinipili isang dali niyang lumipat-lipat ng lane. Yep. Si Baksha ganun din eh. As long as Baksha has his first skill, kaya niyang umikot from one lane to another. Yeah, mobility is always going to be there. Always going to be there. And the same is same applies to why you would pick the Ling all the time. BSB favors that mobility as much as possible. And I would say na it's a smart move. Mobile din, pati yung support nila, pang mobility din eh, yung si ano, si Ana on that force. Pero gusto ko yung ano talaga, gusto ko yung Johid pick na ginawa dito ng Cignal. Well, it makes a lot of sense na yung mga frontliners dito ng BSB gamitan mo sila ng mga homing missiles na yan. And that will put them in a very bad spot. Pero Ana dito, getting caught out. Look at that. Oh my goodness, Rhea dito with the play. And that put Cignal Ultra in front. They can actually just win this fight because hindi na nakagalaw si Ana dito. Ayan na mangyayari pag na-activate na si Imba DJ, pati na din si Hades. At least sabi ko eh, the moment that Imba DJ gets that ultimate, alam mo na madaling magagawa itong champion na to. Ipit ata si Imba DJ dito, hindi ito yung hinahanap niya. Hindi ito yung pwestong gusto niya. Pero with the feathered airstrike, Bensanity is there. Ayaw din naman nalang ma-ejector palabas or papunta dun sa mga kalaban. And they didn't really have yung information kung nasaan yung ibang kalaban nila. Yep, and it's going to be another big one here for BSB. Gusto nilang bawiin yung nawala nila from that last one. Pero sabi ng Cignal Ultra, ayaw ko nga. Anong sinasabi mo dyan? We will go and back off and then buy some more time para mag-farm yung aming carry. And si Drix dito was forced to use the Tempest of Blade. Now, pacing ng game dito, hindi sila, sabihin na natin, hindi nagmamadali yung both teams. Yep. Both teams know that they have the capability to take the turtle in just a bit. Nakuha man ang Cignal Ultra yung una, pero BSB has a chance to get back at it in just 35 seconds. Clock of Destiny, napunta kay Ana. Aga? Ang aga ng Clock of aga Destiny nun. Yan. So, ibig sabihin, yung plus 600 na base HP at base mana, malalagdagan niya ng 300 more pagdating ng 10 minutes. Not really 10 minutes. Pagdating nung full stacks niya, yung 10 stacks. Yeah. So, that's really, alam mo yun, value item. Yeah. And it goes to show na ganun kalaki yung lamang nila sa early din, sa early game. That what we've been talking about as well earlier. Cost effectiveness, yun yung sinasabi natin dito. It's not it's the easiest path to take. Elegant gem. Tapos, isang item, then you just build it up, tapos makukuha mo. It's not really that power spike item na hinahanap mo, pero when you get it, at may oras ka talaga para ayusin yon, you could get a lot out of it. Value for value. And meron tayong engagement na nangyayari dito. That is going to be the ejector on Cap 1. Nagamit din sa kanya yung stoppable force and Imba DJ dito with the convert. Rhea will go down as well. Drix being at the right place in the right time. Right place in the right time, my friend. And looks like they will be able to at least palitan man lang, di ba? Palitan man lang. For the meantime. Although, Cignal Ultra is going to be ahead by 1,000 gold at the 6-minute mark. I think sa turtle tayo magkahatal dito. I think yung mga palitan ganito, yung mga bakbakan na left and right, it favors both of these teams.
Mm-hmm. Both of them want to go for the later parts of the game, especially this time BSB with the help of ano with this Ling, di ba? Si Wilson dito nakuha niya agad yung turret dito sa may top lane. Yeah, and that is actually a good move from BSB dito na naset up nila yan. Pero Cap 1 dito catching out etong si Johead and literal na dinaganan siya dito. Imba DJ will get stunned by that sandstorm and grabe yung ano. Ito grabe, na yung, grabe yung mga setup nila dito. No? Ito yung sinasabi natin sa BSB, may domino effects silang tinatawag na isa-isa nila kayong hinahanap at parang mga domino kayong tutumba. Isa-isa, pero dire-diretso yun. Yeah, and ang hapdi ni Wilson dun, I was expecting the damage to come from either Drix or Ana, pero si Wilson ang actually tumapos dun sa buhay ni Imba DJ nung huling ikot ng Desert Tornado. So they are actually, may mga surprising factors na nanggagaling sa BSB ngayon, and for sure. And tignan mo yung ginagawang rotation dito sa may taas. Oh. Nahuli nila si Ana dito. And that means pwede silang mag-push. Kapag ka merong far sa lane mo. Turtle pa. 10 seconds. Oh, nakaset up sila ng maayos dito. Cignal Ultra did a great job. Pero ang tanong dito is paano si set up din pabalik etong BSB. They have the retribution. Nasa kanila yung Ling. They have potential to actually contest this. Yep. And no meteor shower for Imba DJ. They could actually have gone for it, pero they decide to just chill. Nagbabato-bato lang, nagwawala. Si Kuya Johead. Si Ben Santi sabi eh. Uy, si Rhea dito, nalapitan niya si Drix ha. And, that could be fatal. Tempest of Blades, not really hitting anyone. Si pero dito. Nasipa. Naku, sinalo. Parang hindi nagkatugma yung mga skins doon. Pero okay lang, nakuha pa rin nila yung kill na gusto nila. At habang nangyayari lahat yon, habang nasa atensyon dito ng BSB boys sa baba, si Rhea, ay natumba dito yung kanilang top turret. Yup, mid lane naman ang laban for Cignal Ultra. Ganit na ganit, ang bilis mampas ni Hades dito sa Roger na ito with a knock-up as well. Sujin in the middle of everything. Yan, higup lang ng HP ang gagawin niya habang nag-prep yung team niya. Imba DJ waiting for the cooldown. Wants to go for another one, pero looks like ma-back off muna sila. Hindi nila pinansin yung ano, yung Farsa. Ganon sila ka-dead set sa pagpupush. Oo. Ganon sila ka-focus sa push na hindi na nila pinansin yung Farsa doon. Hinayaan na lang nila. Even if sabihin natin niya yung Clock of Destiny is probably gonna peak off in just a bit. Mamaya pa daw yun. Mamaya pa ngayon. Hindi pa ngayon. Oo. So, you really have to take into account na ang ganda na ginagawa ng Cignal dito, but BSB, they have a lot of potential to turn things around. Mm-hmm. Especially with that Farsa. I think for Ana dito, kailangan niya lang mag-relax. Kailangan niya lang hanapin yung mga pwestong kailangan siya. Tama. Feather Airstrike, wala na dito. Pwede na silang lumaban. And this is go time for the side of Cignal Ultra BSB. Paano nila i-contest to? Wala ng outer turrets dito. Yung kanilang side, Cignal Ultra, slowly but surely, pushing out the waves. Top lane, hindi top lane lang yung hindi naka-pwesto para sa kanila. And that's going to be Meteor Shower. Imba DJ na pwersa niya gumamit ng Flicker dito si Wilson. Yup, 9.5 minutes pa lang. Kumakatok na agad ang Cignal Ultra sa gate ng BSB. At I think ang pinaka-notice ko doon ng dahilan is sobrang tagal mag-rotate ni Wilson from the top lane. Like, papunta pa lang siya sa mid lane, ubus na yung teammates niya. Mm-hmm. And that's probably the reason why sobrang laki ng lamang ng Cignal Ultra sa exchange na yun. Hindi rin kasi pwede talaga lumapit masyado sila Wilson, sila Trevor, kasi yung Johead talaga eh. Johead ang laking problema pala. Yung Johead yung nagbigay ng problema sa kanila. Kasi sabihin na lang natin, sige, hindi na natin isipin yung homing missiles kasi makunat na sila ngayon. Pero the fact na madi-displace ka niya, pagka na-displace ka niya, ilalagay ka niya sa ibang lugar na mas malalim dun sa mga teammates niya. Ang laki problema nun for the side of ano, ang laki problema nun for the side nung taong mai-ejector. Kahit sabihin mong madaming mobility skills ang BSB at kaya nila siguro makatakas sa isang bato ng Johead, sa isang ejector, iba pa rin pag may paano pag may nakaabang na ano doon, na Hade na Roger doon. Paano kung may nakaabang na Cho doon sa pwesto? Sige, gamitin mo yung mobility mo, mahabol, masastand ka pa rin. And pwede ka pa rin makalmot ni Hades. Then again, BSB dito, they can still defend this. Hindi pa tapos to for the side of Cignal Ultra. Hindi pa tapos. And look at this. Cap 1 going in with that Hurricane Dance. They take down Roger. That is a good pick-off for the side of BSB. They did a good job delaying this. Pero the Lord is right here. Pupush si Rhea sa top. Pwede silang
pwede pa silang manalo dito for the side of BSB as long as they stop this onslaught. Rhea dito nasipa. He's gonna get taken down. Wilson naman dito stops the push onto the middle lane, onto the bottom lane. Middle lane turret will go down. And this is bad for the side of BSB. Nabuksan yung base nila dito ng dalawang turret. Yep, ubus yung turret at si Rhea nakaruka. Kuha pa ng kill sa loob nung lugar nila. And that's gonna be a big problem. Sana may replay mamaya. Pero si Drix gusto agad umagaw ng buffs. Galing lang sila sa depensa mula sa base. Sobrang nakagulat kasi no one was dealing with Rhea for a long time there. And now it's going to be Vensati in the middle of everything. Buti lang, immortal siya makakatakas man. For the meantime, Iba DJ, locked in with Divine Glaive. Medyo masakit na ang aking Meteor Shower. Laban na, sabi ni DJ. Pero hindi pa rin siya papatulan ng BSB. And Hades dito, tignan mo mag-isa na lang siya dito. Literally just using yung retribution ng harapan. Luckily for Drix, nakuha niya yun ng kanyang sariling retribution. So, really danger good. Zone na BSB. Danger zone. Oh. Danger zone ng BSB. Pero hindi to hopeless place. Tama. Merong ano to, merong bawi. May laban pa rin. May laban pa rin. Tatandaan mo, as long as andyan yung Farsa, may pag-asa, nag-rime yun. At meron din tayo ditong Wilson at Drix na kaya mag-clear wave. Only wave clear yan. Kayang-kaya. Kasama pa, syempre, si Ana. Right now, though, pag nakapitas ng ganyan, feeling ko tumataas lalo ang kanilang pagkakataon na makabawi dito. Vensati, gonna get picked off as well. Pero, syempre, depensa pa rin ang call para dito sa BSB. So, Drix dito. Tumalo na lang. Sabi ni Drix dito, nasubukan kong try lang mga, ano, mga retry lang. Ano? Pwede naman eh. Try lang mga retry. Lang eh, no? Pero Hades and the others, wala na rin naman sila tinitignan dito na talagang objective dito sa may taas. Well, probably setting up for the Lord. And that's about it. Yun lang yun. Exactly. So 50 seconds, matagal-tagal pa naman sila aantayin. And habang tumatagal, Sujin nagiging threat na din, no? Ayan, Oracle completed for the Black Dragon. It's going to be a question of, dapat maganda pa rin yung pwestuhan ni Vensati kasi siya yung nagiging panggulo eh, dito sa plano ng BSB. Kailangan matanggal agad nila dito si Sujin. Hindi dapat makalapit si Sujin kay Ana. Yun yung that's the point. Yep. Role or yun yung dapat gawin ng BSB dito in just securing yung kanilang pag-def sa base. So, talagang nililipad kasi ni Sujin si Ana, no? Nililipad sa likod talaga. Kasi yun naman yung trabaho niya. That's the point eh. Kasi kapag nawala yung Feathered Airstrike, parang nawalan din kayo na isang hero nun sa totoo. Laking bagay na nun. Yan. Pagka nagamit pag nawala si Ben dito, may kita nyo, tatalo na si Sujin. Sujin, no? Tiyan nyo. Lilipakin niya na si Ana and that is going to be a big problem para kay Ana kasi wala na siyang ulti. Wala siyang pagtulong sa bawas. Kasi na-cancel na yung Feathered Airstrike. And Way of the Dragon is there. Jit Kondo, he was trying to get a better target, pero sabi niya, ha, sige, ito na lang. But eto na, Wilson and the others, they're trying to def. Drix, right here, doing his best, pero Cignal Ultra, securing game number one. And that Jawhead pick put them dito sa placing na to. At napanalo nila yung game number one. Iba yun, si Baratsyon yun. Iba yan! Oh, DJ! Iba yan! Iba yun. Hindi, pero sila yan. Sila yan, Matic yan. Tawa ako na.